Nasa last week na po tayo ng, again, ng ating series. And our prayer is sana po hindi lang natin siya narinig, hindi lang natin nabasa, hindi lang natin na-attendan yung service na cover ng series natin ngayon, kundi maisa pamuhay talaga natin yung mga natutunan natin sa mga susunod na araw, susunod na buwan, susunod na taon, hanggang sa dulo ng buhay natin. Amen po ba? Ayan, praise God po. Ang title po ng last week natin is God Bless the Family. God Bless the Family. So po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Basahin po natin yung main verse natin. Sige po, sabay-sabay na lang po natin basahin at buksan ang ating mga Bibles sa Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 7. Kung ano man po ihawak nyo na Bible or sa screen na lang. So, well, let's read it. 1, 2, 3, go. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Pwede pong basahin natin sa Tagalog. Pakinggan mo, O Israel, sabay-sabay po, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong ng Diyos na buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbagon sa umaga. Let's pray po. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Lord. Salamat, Panginoon, dahil pinahintulutan mo, Panginoon, na meron kaming mata, meron kaming bibig, meron kaming tenga na handang makinig ng iyong salita, Panginoon, Lord God. At salamat po sa pagpapakilala ng iyong sarili sa pamamagitan ng iyong salita sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbabago mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong kapatawaran, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, at sa paulit-ulit mong pagtanggap sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Lord. Sa mga oras na to, Panginoon, kung meron mang mga karumihan sa puso namin, sa isip namin, mga kasalanan, Panginoon, na hindi pa namin nakukonfess, Panginoon, sa kapwa namin, at higit lalo sa iyo, Panginoon, Lord God. Lord, alam mo, ang puso namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na hanapin ka, isik ka, Panginoon. I-desire, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, Lord, na mas lumalim kami sa iyo, Panginoon, Lord God. At hayaan mo rin, Panginoon, na alalahanin namin kung sino kami dati nung hindi ka pa namin nakikilala, kung gaano kami karumi, Panginoon. At ipaalala mo rin sa amin kung paano mo kami iniligtas, Panginoon, sa karumihan na yun, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw na, Panginoon, ang kumilos sa amin, sa puso namin, sa sarili namin, at higit lalo sa pamilya namin, Panginoon, Lord God. At nawa, after nitong series, Panginoon, Lord, mas tingnan ka namin, Panginoon, bilang isang head namin, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin namin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, you may take your seats. Ayan, praise God po. Ito po yung mga, ipag-pray natin at adapt na matutunan natin sa last week ng series natin and help us as well to pray for our next series. Ayan po. Balikan po natin yung mga topics natin. Actually, summary na lang po ito ng mga pinag-aralan natin the past few weeks. Ayan po. At thank you rin po sa mga nag-testify kanina. I hope sa iba rin po, mayroon ding mga natutunan
ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng series. Una po, nag-introduce tayo ng series natin, yung Blueprint of God's Design for the Family. Natutunan natin ano ba talaga ang disenyo ng Panginoon, anong standard ng Lord pagdating sa isang pamilya. Pangalawa, yung authority of the father and the husband, which is normally minsan na-misinterpret natin yung salitang authority, pero iba pala ang authority na sinasabi ng Lord sa Bible, may kaakibat din siyang pag-ibig. Pag-ibig. Ayan. Pangatlo po, the love of a mother and a wife, which is nabanggit din ni Mami Alona kanina, yung pag-share ng love, na hindi to the point na nagiging natotolerate na natin yung minsan yung mga mali because of our love, di ba po? Pero ang love pala may kasama rin pagdisiplina. Diba po? At marami pa tayong natutunan doon. Pang-apat po, the obedience of a child. So nandito po nakapaloob din bilang mga anak. Diba po? Alam na natin kung ano ba yung pamantayan ng Lord pagdating at kung gaano kataas, kung gaano kabigat yung salitang obedience sa paningin ng Lord. Diba po? Minsan ang akala lang natin ang obedience ay yung pag-obey natin sa mga gawaing bahay, pero yung salitang obedience pala sobrang taas niya kasi yun yung unang-unang hindi nagawa ng tao. Diba po? Sa kwento pa lang ng mga ninuno natin na si Adan at Eva, yun yung unang-unang hindi natin nagawa. So hindi natin pwedeng isisi sa kanila kasi napasa yung curse sa atin at Ganun yung na-experience din natin. So, kailangan natin ng leading ng Panginoon sa buhay natin para makasunod tayo, hindi lamang sa mga magulang natin, pero higit lalo sa Panginoon. Then, panglima po yung communication and restoration. Natutunan din natin na mahalaga ang pag-uusap, mahalaga ang communication sa loob ng family, mahalaga hindi lang ang pagsasalita, kundi mas lalo ang pakikinig. Diba po? Kasi mahirap sa loob ng isang pamilya na lahat tayo nagsasalita, lahat palabas, magkakagulo po tayo, pero natutunan natin na isa sa mga susi din para maging maayos ang pamilya is naririnig natin ang bawat isa. Yeah po. So sa communication, yun yung na-highlight natin. Sa restoration, nandito rin yung pamantayan ng Lord na ang restoration, hindi lang siya nangyayari. Hindi lang siya intervention ng isang nanay, ng isang tatay, ng isang anak, kundi kailangan ng intervention ng Lord sa restoration natin. Kasi kahit sabihin natin na napaka-bait na natin, nagbago na tayo, let's say hindi tayo nakilala sa Lord, pero from being parang masama ugali natin, may attitude tayo, may mga problema tayo, na naging mabait tayong tao, it's not enough to fix your family, yung sarili mo lang na pagbabago, kung hindi ka binago ng Lord mismo at hindi mo inalaw ang Lord na baguhin ang pamilya mo, hindi natin ma-achieve ang restoration sa pamilya natin. So dapat i-acknowledge natin yung power ng Lord to redeem and to restore our families. And nasa last week na po tayo na God bless the family. Ayan po. Now that we have understood God's design for us as members of a family, naintindihan na natin ano ba role ng tatay, ano role ng nanay, anong role ng husband, ng wife, ng anak. Yeah po. Ngayon po, maiintindihan natin at malalaman natin kung ano ba yung pinakalayunin, bakit kailangan nating sumunod sa disenyo ng Panginoon. Yeah po. Dinesign lang ba ng Lord yan para sa atin? Para maging okay ka as an individual bilang isang tao, bilang isang asawa, tatay, anak? Hindi lang po. May malalim na layunin ang Panginoon kung bakit niya dinisenyo ang pamilya. Okay po, yun yung malalaman po natin ngayon. At yung title natin nakalagay po diyan, God blessed the family. So makita natin past form na siya. So ibig sabihin, tayo bawat isa sa atin binless na tayo ng Lord ng isang pamilya. Okay po? Dapat ang maging mindset natin, which is mamaya ituturo din natin, na magbaging mapagpasalamat tayo dahil lang galing tayo sa isang pamilya. Unang-una, po, hindi man maganda yung pinagmula natin na pamilya, pero magpasalamat tayo sa Panginoon dahil nas nakilala, mas na-appreciate natin ang Panginoon sa pamilya natin. Diba? Sa either naging okay ang pamilya mo o hindi naging okay,
nakilala mo ang Panginoon at nakita mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Yan po. So basahin po natin bakit po ito yung naging main verse natin. So may kinalaman po ito sa pinakalayunin ng pamilya. Sabi po, "Hear, O Israel." Si Moses po ang nagsasalita dito. Kausap niya ang mga Israelitang matigas ang ulo. Alam naman po natin yun. Sabi niya, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up." Lagi po natin naririnig yung verse na to. Amen po ba, mga kapatid? Pero mahalaga po na nauunawaan natin at talagang naisa sa puso natin at talagang idikdik natin sa puso natin itong command ng Lord na to. Kasi ito po ang katawagan natin sa mundong to. Ito po ang isa sa pinakamalalim na kautusan ng Lord sa atin bilang mga naniniwala sa Kanya, bilang mga nakakilala sa Kanya. Sabi ni Moses, "Hear, O Israel." Nagsimula siya sa "Hear, O Israel." Ibig sabihin po nun, may gustong i-emphasize si Moses sa mga Israelita kasi alam niya, yung mga Israelita, matitigas ang ulo. Tayo po ba minsan matigas ang ulo natin? Amen. Ayan, so mga lima lang matigas ang ulo dito, praise God. Minsan po ba matigas ang ulo natin kahit alam na natin yung kung ano ba yung kagustuhan ng Lord sa buhay natin? Amen po, nagiging matigas ang ulo natin, di ba po? Kaya rin kailangan natin ang salita na ito at kaya nandyan sa Bible kasi alam din ng Lord na matigas ang ulo nating lahat. Di ba po? Kaya sabi ni Moses, "Hear, O Israel," ibig sabihin makinig kayo, yung mga pandinig nyo ibigay nyo sa akin dahil gusto kong maintindihan nyo itong sasabihin ko. Di ba po? Kaya ayaw niyang masayang ang salita ng Lord. Kaya sinabi niya, "Hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one." So Moses addressed these words to describe clearly who God is and to state a duty to Him as His children. Di ba po? Yung command, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength." Di ba po? Dinescribe ni Moses kung sino ang Diyos. Apo, "The Lord is one. Siya lang ang nag-iisang Diyos. There is only one true God and no other gods can be associated with Him." Alam natin na maraming mga kinikilalang Diyos ang mga tao sa ngayon. Pero hindi lang po naglalaro sa kung sino ang kinikilala nilang Diyos. Pero bilang mga Kristiyano, madalas may mga bagay tayo na hindi na unaware tayo na nagiging Diyos na rin pala natin. Ano po ba yung mga yun? Mga material na bagay, fame, power, money. At alam niyo po ba na ang pamilya natin, posible rin natin gawing Diyos? Pero hindi dapat. So there's only one true God. Bukod sa sinabi ni Moses na there's only one God at walang iba kundi ang God the Father, ba po? Hina-highlight din niya na iisa ang God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son, who is Jesus Christ. Di ba po? Hindi po sila magkakahiwalay na Diyos, hindi sila magkakaibang Diyos. Di ba? Tatlong persona, isang Diyos. Di ba po? "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength." Ano po ibig sabihin nun? God wants us to love Him completely. Buo. Hindi kagustuhan ng Panginoon na yung pagmamahal natin ay katiting lang, pirapiraso lang nating binibigay. Kaya po, tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi pala tama yon na laging tira-tira ang ibibigay natin sa Lord. Mali po ang pagbibigay ng tira-tira sa Panginoon kasi unang-una, siya mismo binigay niya ang sarili niya para iligtas tayo sa karumihan natin. Apo, every time na aalalahanin natin kung sino tayo dati, kung babalikan natin kung gaano tayo karumi, gaano tayo kamakasalanan, gaano tayo nagsisik ng satisfaction na galing sa mundo, nagsisik ng attention ng mga tao sa paligid natin dati.
Pero nakita natin ngayon, nandito tayo, yung panyapak natin nandito, ibig sabihin, nakita natin ang kapatawaran at ang pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi natin nahanap sa ibang tao. Diba po? When we think that God demands a lot from us, eto po, pag iniisip daw natin na kung ang Panginoon masyadong maraming hinihingi, ganun ang tingin natin sa Kanya, we make so much effort, we give so much time, we give so much, ang tawag po dito, we make as much effort, give as much money, and spend as much time as we can, pero may mali sa puso natin. Wala tayong heart of gratefulness. Ano po ibig sabihin nun? Kung lagi natin iniisip na ano ba yan, dahil naman pinapagawa sa church, ang daming kailangan ibigay, ang daming mga kailangan atinan, ang daming kailangan na, parang puro complain na ang nangyayari sa atin. Ibig sabihin, hindi natin tinitingnan, hindi natin minamahal ang Panginoon na meron tayong pusong mapagpasalamat, pusong binago, at yung may gratefulness sa atin. Hindi dapat ganun nating tingnan ang paglilingkod, pagbibigay natin sa Panginoon. Kasi alam mo yung magiging tendency natin, magtatanong tayo sa Lord. At mafo-frustrate tayo, mapapagod tayo, ma-exhaust tayo. Kasi ang tingin natin, napakadaming pinapagawa, napakadaming requirements, napakadaming standards, ang hirap na akong sundin. Di ba po? Tama po ba? Kung tutuusin, madami po talaga. Pero ang kailangan mabago sa pananaw natin ay kailangan maunawaan at maranasan talaga natin yung pag-ibig ng Lord sa atin. Di ba po? His command is to love Him. Di ba po? Mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas natin. Sabi sa 1 John 4:19, alam po natin yun, di ba? Kinumand ng Lord sa atin na mahalin natin siya dahil siya ang unang umibig sa atin. Di ba po? To love Him because He first loved us. Ngayon, kung hindi natin naranasan at di natin naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, na pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin, yung ginawa niya sa krus para sa atin, mahirap po para sa atin na magmahal sa Kanya. Lahat ng igagawin natin dito sa loob ng church, mabigat para sa atin. May complain tayo. Amen po ba, mga kapatid? If that is our view of love, all these things are... Kapag ang view daw natin sa pag-ibig natin sa Lord is ginagawa natin itong mga bagay na to dahil mahal natin siya, hindi ginagawa natin itong mga bagay na to, napakadami, ang daming requirements ng Lord. Diba po? Dapat maunawaan, maintindihan talaga natin yung pag-ibig niya sa atin para madali nating ibigay yung oras natin, yung pera natin, yung sa financial natin, at higit sa lahat yung effort natin, di ba po, na maging part, na mag-participate sa mga activities ng simbahan. Gagawin natin siya na may pure heart and tawag dito, pure joy sa puso natin. In-explain ko lang po yung ano, yung verse. Ha? Now, mamaya pakita natin yung relationship niya or connection niya sa family. Sabi rin po sa verse 6, "These commandments that I give you today are to be in your hearts. The commands should first be in our hearts." Dapat nasa puso natin yung command ng Lord na yun, na mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Nasa puso po dapat natin. We are to live with them. Kailangan isa pamuhay natin ang command ng Lord na yun bilang isang saved individual. Di ba po? Sino po ba dito ang alam nyo na niligtas kayo ng Panginoon? Taas po yung kamay. Ayan. Di ba po, lahat po tayo na naririto, nauunawaan natin, at hopefully, nauunawaan talaga natin na tayo, niligtas tayo ng Lord. Di ba po? Verse 7, "Impress them on your children." Yan po. "Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Impress them on your children. It is an absolute responsibility of the parents to communicate God to the children and within the family. Apo, hindi lang ito kinomand ni Moses sa mga Israelita, kundi itong salitang to, buhay pa rin hanggang ngayon. At kailangan nating maunawaan kasi alam natin na tayo mismo, may mga pagkakataon na nakakalimutan natin itong command ng Lord sa atin. Di ba po?
Yung verse na yun na love the Lord, inuulit-ulit ko po, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Hindi lang dapat manatili sa atin. Po, we are to impress them on our children. So dapat sa isang pamilya, magsimula sa magulang, na ipakita kung sino yung Diyos na sinasamba nyo at kung sino yung naghahari sa pamilya nyo, kung sino yung sinasamba nyo every Sunday, every midweek, di ba po, every dawn watch, di ba po, dapat makita ng mga anak daw natin. Makilala nila sa pamamagitan natin bilang mga magulang. We are to impress na dapat makita ng mga anak natin na mahal natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas natin. Amen po ba? So, ang bigat po, sobrang bigat, pero yun nga, sabi nga ni Mami Alona kanina na sa pamilya pa lang, walang perfect family, pero hindi dapat ganun na maging mindset natin, laging reason natin na wala naman perfect, wala naman perfect, wala naman perfect, kasi nagsisettle tayo sa mababang standard palagi. So, hindi dapat ganun. Dapat lagi nating tingnan ang pamantayan ng Panginoon, hindi lang sa disenyo niya sa pamilya, kung hindi sa isang, sa identity ng isang totoong nakakilala sa Kanya. Amen po ba? Which is, mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Buong tayo. Buong tayo. His word must be drilled in our lips. Talking about Him all days of our lives. Sabi po, talk about them when you sit at home, pag umuwi kayo sa bahay, di ba po? And when you walk along the road, habang naglalakad kayo, pag-isipin nyo itong salita ng Panginoon na to. When you lie down, pag bago kayo matulog, and when you get up, pagising nyo sa umaga. Hindi lang po dito sa mga specific na in-state ni Moses, ibig sabihin lang po nito, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, dapat nasa isip natin ang Panginoon. Yun pala ang kagustuhan niya para sa atin. So kung may mga pagkakataon sa atin ngayon na mas malawak or mas malaki yung oras na binibigay natin sa ibang mga bagay na hindi naman, wala namang connection sa Panginoon, may mali pala sa puso natin. At lahat tayo hindi ligtas doon. Lahat po tayo, mga kapatid, talagang nagkulang sa Panginoon. Pero again, yun yung gustong i-emphasize ni Moses, hindi lang sa mga Israelita, pati sa atin. Na mahalin natin talaga ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Now, i-connect natin siya dun sa family. Yan po. So makikita natin parang as a saved individual natin siya titingnan or bilang isang Kristiyano, 'di ba? Love the Lord your God. Pero sa isang pamilya, bakit kailangan natin itakil? Bakit kailangan natin ibalik yung pagtingin natin sa Panginoon at yung pagkilala natin sa Panginoon? 'Di po? Bakit sa end ng week, sa end ng series natin, bakit hindi lang patungkol sa pamilya kundi bakit kailangan natin bumalik sa nagdisenyo ng pamilya, which is ang Panginoon, di ba po? So God bless us with family because first, family is for God. Ang pamilya ay para sa Panginoon. Hindi ang pamilya ay para sa anak, hindi ang pamilya ay para sa nanay, hindi ang pamilya ay para sa tatay, kundi para sa Panginoon, para sa Diyos. Ganun po natin siya tingnan. Kasi kung para sa asawa, say for example, or para sa anak, nag-fail yung anak mo, pag tinignan natin na itong pamilya to para sa anak lang natin, pagkakaroon tayo ng disappointment sa isa't isa eh. Di ba? Parang ma-frustrate tayo sa isa't isa. Minsan, magagalit tayo sa isa't isa. Pero kung iisipin natin na itong pamilyang to, tingnan nyo nga po yung pamilya nyo. Ayan. Tingnan natin yan na para sa Diyos ang pamilyang yan. Ano ang magiging puso natin, mga kapatid? Kailangan maging maayos tong pamilya na to palagi kasi nakakahiyang humarap sa Panginoon na magulo ang pamilya. Kaya ang pamilya ay para sa Panginoon. Yan lagi nating iisipin sa mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng problema within our families. May mga hindi pagkakaintindihan. Family is for God. Sabi po dito, family is a gift to enjoy but it can make a terrible God. Po, maliit yung God po dyan, ha. Bakit po, pwede rin pala natin maging Diyos-Diyosan ang pamilya natin. Pwede rin pala natin maisantabi ang Panginoon dahil sa pamilya natin. May mga ganun pala tayong tendency bilang tao.
Family is a God-given desire. Yes, dinisenyo siya ng Panginoon. But family does not belong on the throne of our hearts. Wala siyang lugar para pagharian ng puso natin. Dahil itong puso natin ay sino lang po dapat ang maghari? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang po ang dapat maghari dito. Ngayon, ang pamilya, kasangga natin para manatili si Jesus Christ sa puso natin. Okay po. Next po, sabi doon, the family is not the good news. Hindi rin po good news. Hindi ang good news, ibig sabihin ng good news, hindi natin gospel ang family. Hindi siya ang gospel natin. Ang gospel natin ay walang iba, kundi si Jesus Christ at ang ginawa niya sa krus para sa atin. Okay po. It is not our gospel or our gospel message. So, our hope shouldn't be, yan, shouldn't be, ano yan, should not be dapat. Namali lang ng type. Should not be put in our parents, children, or siblings. Yung pag-asa na natin bilang isang individual, hindi dapat natin ibibigay or parang ilalagay sa magulang natin, sa kapatid natin, o sa anak natin. Na parang sila yung pag-asa mo. Kasi, paano kung nawala yung magulang mo? Or paano kung nawala yung kapatid mo? Paano kung naging disabled? Paano kung nawala ng trabaho? Kung nasa kanila yung pag-asa natin, madi-disappoint tayo at the end of the day. So, hindi natin sila pwedeng i-consider na sila ang hope natin. Kasi sila rin mismo, kailangan rin nila ng hope galing kay Jesus Christ. Okay po? Our hope should be in Christ alone. Malinaw po ba? Ang pag-asa natin ay nasa Panginoong Hesukristo lamang. Pangatlo, the family was designed by God to reflect Him and demonstrate the love within the Trinity. So, pinapakita lang ng Panginoon through our families yung perfect relationship ng Trinity. God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son, Jesus Christ. So, sa pamilya natin, alin ang titingnan natin? Perfect family nila Pastora? Perfect family nila Mami Alona? Diba po? Perfect family nila Mami Chody? Diba po? Hindi eh. Hindi yun yung magiging standard natin, kundi sa pamamagitan ng pamilya natin, lagi nating maaalala ang perfect relationship ng God the Father, God the Holy Spirit, and God the Son. At perfect relationship and designed a relationship ng God the Father, and God the Son, Jesus Christ, at tayo bilang body of Christ. Okay po? Family must, ito po, family must point us to God and His gospel. So kung ang pamilya mo, nagiging hindrance siya sa paglapit natin sa Panginoon, sa pagyakap natin sa gospel, sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung sa pagbibigay ng buhay natin sa Panginoon, there's something wrong and there's something that we need to pray for. Okay po, hindi naman natin sinasabi na ano, parang yun yung dapat nating ipanalangin na ayusin ng Panginoon yun para masaya, may galak tayong maglilingkod sa Panginoon na hindi mabigat sa atin na maglingkod sa Kanya at pakita sa Kanya na mahal natin siya. Okay po. We must love our family through Christ. Ibig sabihin po, sa lahat ng ginagawa natin para sa pamilya natin, lagi tayo nagpapaturo, lagi natin tinitingnan ang ginawa ni Jesus Christ sa krus. Kasi sa pamamagitan niya, dun lang natin maiintindihan eh, kung ano ba dapat yung isang maayos na pamilya eh. Hanggat hindi natin naiintindihan yung ginawa ni Jesus Christ sa atin, mahirap ibigay ang pagmamahal na dapat para sa pamilya natin. So we must love our family through sa pamamagitan ni Jesus Christ and for Christ, para rin sa Kanya. Diba po? Imagine nyo parang, hindi na natin kailangan magbigay ng sobrang effort. Eh. Out of love, si Jesus na naranasan natin kay Jesus Christ sa pamamagitan niya. Kaya sinabing through Christ, siya rin ang kumilo sa buhay natin eh, para magmahal, eh, para umibig. Eh. Para din sa glory na para sa Kanya. Siya ang kumilos para ipakita kung gaano siya ka-glorious, gaano ka-sovereign ang God the Father, gaano ba dapat natin siya kailangan.
Yeah po, na hindi mangyayari na magawa natin to para sa Panginoon kung hindi sa pamamagitan ng Panginoon lang. Hindi po tayo. The family is God's means for us to drive upward into a far more important relationship and a far greater love. Ano ba yung far greater love? Yung relasyon natin sa Panginoon, yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ang pamilya natin, kasangga natin, sabi po, means. Ibig sabihin, instrumento. Diba po, instrument, ginagamit ding instrumento ng Panginoon para tayo ay lumago, para tayo ay mapunta sa path patungo sa mas mataas na klase ng relationship. At yun yung relationship natin sa Panginoon. Diba po? So tingnan nyo nga po yung, mga, yung pamilya nyo kung andyan po katabi nyo siya. Ayan, kasangga mo yan para ikaw maging mas malapit sa Panginoon. Yan, yung asawa nyo, mga anak nyo, ayan. So, yan po yung kasangga natin. Di po? Kasi alam naman po, na, may mga pagkakataon po ba tayo na nanghihina tayo, minsan bagsak tayo spiritually. Di po? Ngayon, kung alam natin sa loob ng pamilya may bagsak spiritually, it is our responsibility to help yung isang member ng pamilya natin na nanghihina. Di po? As a family. Di po? And family, ito pa sabi sa Romans chapter 11 verse 36. Sabi po, for from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever. Yan po. Bakit ang pamilya ay para sa Panginoon? Ayan po, clear po sa Romans chapter 11 verse 36 na lahat ng bagay ay galing sa kanya. Yan po, siya ang gumagawa para sa mga pamilya natin at ayun, sa pamamagitan niya at para sa kanya. All things po yan, ibig sabihin, kasama ang pamilya. Yeah po. Family obviously falls in this line. So family is created by him, through him, and for him. Lagi po natin, kumbaga, isulat po natin na itong pamilyang to para sa Panginoon. Para malagi natin isipin na kung may hindi okay sa pamilya natin, hindi ito kinalulugdan ng Panginoon. Kailangan maging maayos. Kumbaga, ang taas ng standard natin po eh, di ba po? Pero, isipin din natin, huwag natin masyadong idiit ang sarili natin na mahirap. Again, it's only through Him. Di ba po? Sa pamamagitan lang din ng Panginoon, di ba po, na ang pamilya natin ay mabago. Malinaw po. Ayan. Praise God po. Pangalawa po, una, family is for God. Family is a calling. Calling po ang isang pamilya. We should consider family as a calling. It is good for Christians to promote the family and is appropriate to address challenges to the family and talk about ways to overcome these challenges and to help the family flourish. Ayan po. Bakit siya tinawag na calling? Again, balikan natin yung sa nabanggit natin kanina. Calling siya kasi ginagamit din siya ng Panginoon para tayo mapalapit sa Kanya. Para mag-minister, ginagamit din ang pamilya. Kaya nga, family is also a ministry, it's also a calling. Ibig sabihin, may gampanin tayo. Hindi lang sa church na calling mo mag-worship lead, calling mo maging pastor, hindi. Calling mo din maging isang tatay, calling mo maging isang nanay, calling mo maging isang anak, di po? Or calling mo maging isang blessed single. May mga ganun din, di ba po? So ibig sabihin, ano ibig sabihin ng calling? Merong katawagan, may disenyo, may plano ang Lord para sa atin, meron siyang ipinapagawa sa atin, di ba po? Hindi lang lagi sa church, may pinapagawa rin ng Panginoon sa pamilya natin, kaya siya calling. It is good for Christians, sabi, it is good for Christians to promote the family and it's appropriate to address challenges to the family and talk about ways to overcome these challenges and to help the family flourish. Sa isang buhay Kristiyano, mga kapatid, nakikita naman natin ngayon sa panahon ngayon, marami ayaw nila ipromote ang pamilya. Bakit po? Ano yung mga dahilan? Ayaw nila ng responsibilidad, ayaw nila ng sakit sa ulo, ayaw nila nang may nangingialam sa buhay nila. Gusto nila lang mag-isa. Di ba po?
Pero bilang isang mga bilang isang Kristiyano, mga kapatid, dapat pala pinopromote natin ang pamilya. Ginagawa natin siya para ang tingin natin sa kanya is isa siyang magandang disenyo, magandang creation ng Lord ang pamilya. Kasi po ang kaisipan ng mga tao sa panahon ngayon, karamihan sa mga tao sa panahon ngayon, self-centered eh. Ayaw nila ng responsibilidad, kaya ayaw nila magkaanak. Ever. Kasi gusto nilang gawin yung mga gusto nila para sa sarili nila. Minsan, yung lust of the flesh, di ba po? Gusto nila ma-experience yung sex, for example. Pero ayaw nilang magkaanak. Gusto lang nila masatisfy ang sarili nila, kaya minsan ang tendency, may mga abortion. Di ba po, yung abortion is pagpatay, di ba po? Kasi may living thing na sa loob ng tiyan mo, pero na-abort. Kasi nga, ayaw mo ng responsibility. So, sobrang self-centered siya. Minsan sinasabi nila, my body, my rule. Katawan ko to. O katawan mo pala, bakit pinakialaman mo ang katawan na nasa loob ng tiyan mo? Di ba po? It's a separate living organism, di ba? It's a living thing. So, hindi mo siya katawan. So, ano po ibig sabihin nun? Bilang isang Kristiyano, ipakita natin ang ganda, ang beauty ng isang pamilya. At dapat pinopromote talaga natin ang pamilya. Yeah po. And it's also appropriate, tama rin na kagustuhan din ng Panginoon na pag-usapan natin ito, pag-usapan natin ang mga problema sa pamilya, pag-usapan natin kung paano masusolusyonan ang problema sa pamilya. Maganda, healthy conversation. Healthy po yung pinag-uusapan natin yung pamilya. Kasi yung iba, sensitive, ayaw nilang pakialaman ng pamilya nila eh. Kung ano yung kami sa pamilya namin, ganun kami. Kung ano yung pamilya nyo, bahala kayo dyan. Minsan ganun eh. Pero tayo mga Kristiyano, isang standard lang ang sinusunod natin. Yun yung standard ng Lord. Kaya, kung may mga problema sa mga kanya-kanyang pamilya, yun po yung ipanalangin natin sa Panginoon at pag-usapan natin. Eh po, with the rules, ayan sabi pala, and help the family flourish. Yan. With the roles and functions learned from our previous topics, we must now work together as one, united in spirit, to help one another grow in Christ. Sabi sa 1 Corinthians chapter 7, verse 35, I am saying this for your own good. Kasi, ay sige, not to restrict you, but you may live in a right way in undivided devotion to the Lord. Pag binasa niyo yung mga previous verses nito, pwede niyo ring iscan ngayon. Binanggit po ni Paul dito, nabanggit niya yung mga unmarried man, yung mga married man, na malaki, may chance din pala na ma-divide ang attention natin, ma-divide ang devotion natin sa Lord because of our wife, because of our husband. Kaya meron siyang nabanggit na sa mga wala pang asawa, nandiyan ba yun? Pwede ba natin i-check? Siguro sa verse, ano yun? Bandang 28. Wait lang ha. Hindi ko pala nadala yung Bible. Yung nabanggit niya na kung wala pa kayong asawa, manatili, mas maiging manatili na lang kayo ng walang asawa. Di ba po? Sinabi rin ni Paul po yun. Pero wag natin ma-misinterpret na hindi kagustuhan ng Lord ang pag-aasawa po ha. It's just that ang pag-aasawa o isang pamilya pwede rin talagang makahati ng atensyon natin sa Panginoon. Kaya tingnan niyo si Paul, talagang grabe yung antindi ng focus niya sa Lord, yung atensyon niya nasa Lord lang, yung pag-ibig niya binibuhos na lahat sa Lord. Kaya ganun katindi yung work niya eh. Ganun katindi yung kalawak yung naging ministry niya. Kasi nga, ang atensyon niya nasa Panginoon lang. Kaya nabanggit niya na, kung kayo single pa ngayon, mas maiging maging single na lang kayo. Pero nabanggit din naman ni Paul na kung hindi nyo kaya ang hindi magkasala, kasi yun naman din ang tendency kapag walang partner, because of the lust, dapat may paglalagyan siya, which is yung asawa mo. Yeah po. Yun din ang tinuturo ni Paul. Kung hindi mo kaya na hindi magkasala, mas maiging mag-asawa ka. Pero mas maigi rin na kung single ka, hindi ka mag-asawa, para ang buong atensyon mo ay nasa Panginoon. Di ba po? So, nasa ano yan? Nasa sa iyo yan kung ano. Kung hirap ka ba na hindi magkasala. Di ba po? Pero ayun yung magiging tendency. Pwede rin maging cause ng division, ng devotion natin sa Lord, ang mga asawa natin or even ang pamilya natin. Kaya nga, nabanggit ko kanina, family can also be a terrible
God. Pwede rin natin silang Diyos, gawing Diyos. Kumbaga, ano ibig sabihin nun? Mas marami tayong kinoconsider para sa pamilya natin kesa sa pag-consider natin sa Panginoon. Mas marami tayong oras sa kanya pero wala sa kanila, pero wala na tayong oras sa Panginoon. Family is a calling to all members of it. Our task is to help each member live in the right way, conforming to His word, nakakasunod sa salita niya, and spend time with the Lord together. Alam po na wala. Family shouldn't be a cause. Hindi dapat ang pamilya maging dahilan ng hating devotion, hating oras natin sa Panginoon. But instead, help us increase our faith in Him. Dapat pala ang pamilya ang magiging, ang makakatulong sa atin para mas lumago tayo sa Panginoon. Hindi mahati ang atensyon natin para sa Panginoon. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Amen po ba? Ayan. Ayan. So yun po, family is for God and family is a calling. Tandaan po natin yung dalawang yun. Now, here are some of the practical ways we can start doing as a family. First, una, make your home. Or make your home a home. But the idea of the family and the idea of home should come together. Ang pamilya at ang tahanan. Yeah po. The house serves as more than just a place for the family to rest and refuel. Hindi lang siya isang lugar kung saan makapagpahinga ka, makapag-recharge ka. Instead, the family's work should be concentrated on the home, which should also be a center for nurturing social relationship and spiritual cultivation. So lugar pala siya kung saan madedevelop ang social relationship mo at lugar din siya para sa spiritual cultivation. Ibig sabihin nun, dun ka lalago spiritually sa loob ng pamilya. Po. A God-designed home will be a beneficial remedy. Ano po ibig sabihin ng remedy? Parang gamot, solusyon sa kalungkutan. And isolated home sa mga malulungkot na tahanan, mga, alam mo yun, nag-iisa or malayo, na, ay, nakakaramdam ka ng, alam mo yun, bang disconnection. Solusyon pala ang isang tahanan na may pamilyang nakakilala sa Panginoon. Na alam natin sa panahon ngayon, maraming mga sirang pamilya. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang tahanan po natin, mga kapatid, dapat mas marami tayong work na ginagawa. Hindi po, kumbaga, karamihan sa mga families natin, sobrang pagod na pagod lagi sa trabaho, pag-uwi ng bahay, ano na lang ang gagawin? Matutulog na lang, kakain na lang. Pero dapat pala daw, mas pinagtutuunan natin ng pansin, mas binibigyan natin ng oras, mas kinocultivate, mas inaayos, mas nagbibigay tayo ng panahon sa loob ng pamilya kaysa sa labas. Kasi dito tayo namumolde. Di ba po? Ang tendency natin, kapag mas marami tayong oras sa labas, hahanapin din natin yung development, yung growth sa labas din, hindi sa loob ng pamilya. At yun yung nagiging challenge ng mga kabataan sa panahon ngayon. Dahil, mga halimbawa, walang kulang sa atensyon ng parents, so saan nila hahanapin yung growth, yung development? Minsan hahanapin lang nila sa labas o sa ibang tao, which is dapat nanggagaling sa loob ng pamilya. Ayan. Kaya meron tayong mas isang practical na paraan. Paano ba magiging home ang isang home? Kaya po, paano magiging isang bahay, maging tahanan ang isang bahay? Make your home productive. Ito po, practical na paraan. Pwede po nating simulan sa mga pamilya natin. Pwede nating simulan, make your home productive. Una, make your home. Pangalawa, make your home productive. Starting with simply eating together at home. Kumakain kayo ng sabay-sabay. Kala lang natin, kumakain lang tayo. Pero alam nyo po ba, ang pag-mold, development, healthy conversation, minsan nandyan din magre-release na mga mabibigat sa puso natin kapag sabay-sabay tayong kumakain. Diba po? Diyan tayo, pwede tayo mag-initiate ng conversation kasi diyan tayo namumold. Okay? One practical way lang po ito. Pwede rin tayo mag-bonding, magkantahan. Practical lang po ito, ha? Video, okay? Yan. Again, parang ano siya, ang world secular masyado, pero
yun, singing together, making art, watching educational inspiring movies, gardening, building, or kung may mga binubuo kayo sa loob ng bahay, up to sharing the Word of God within your family, worshiping together as one family, and praying together. So, ano po ibig sabihin nito? Bakit ang dami nating binanggit? Minsan, dahil walang nangyayari sa loob ng bahay, hahanapin mo yung ganap sa labas. So, ang tendency natin, lagi tayo maghahanap ng saya sa labas, gusto natin lumabas palagi, gusto natin ganito. Pero, kumbaga, nawawala na yung fun, yung enjoyment, na pwede naman mangyari sa loob ng bahay. Di ba po? So, isang halimbawa lang din po, hindi ko naman inaano na standard natin sila, pero one example lang yung buhay ng Team Kramer. Di ba po? Natutunan din nila sa Lord yun na malaki talaga yung responsibility at malaki yung gampanin ng parents. Kaya yun yung ina-apply nila sa loob ng bahay. Maganda yung testimony nila na talagang as much as possible, masaya sa loob ng bahay, hindi na hahanapin ng mga anak nila yung saya sa labas at yung pagtuturo sa labas, kundi nasa loob ng pamilya. So magandang halimbawa rin siya para sa atin. Ayan po. So we can start by doing these things. But again, wag natin iset aside yung sharing, yung worshiping together at praying together. And last, make your family church friendly. The most basic thing, ito po, mahalaga po ito, malapit na po tayo sa conclusion. The most basic thing a Christian must do is to go to church. Ito po, gising pa po ba lahat? Ayan po, palakpakan nga po natin ang Lord. Make your home church friendly. Hindi lang po ibig sabihin na ito na ang bahay natin dapat puntahan ng mga churchmates. Hindi lang po iyon. Ayan, the most basic thing, isa sa pinaka-dapat basic na lang sa ating mga Kristiyano ay ang pagsisimba every Sunday. Basic na lang dapat po sa atin yan, na hindi na dapat sumama ang loob ng leaders natin, especially sa pastor natin, na ano ba yan, hindi na naman nagsimba. Hindi po, basic lang po siya, dapat di na pinag-uusapan eh, hindi na nire-remind. Kasi again, sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Kasama siya sa 10 commandments. Ibig sabihin po, kung alam na natin sa sarili natin na hindi dapat tayo pumatay, kasi kasama siya sa 10 commandments, dapat alam na rin natin sa sarili natin na dapat lagi nating inaalala ang araw ng Sabbath. So ganun siya kabigat ang pag-attend ng church every Sunday. Okay po ah, malinaw po. So it must be done in a weekly basis. If a Christian family does not go to church, it contradicts God's command not to neglect the day of the Sabbath. So nagko-contradict yung hindi natin pagpunta sa church sa utos ng Lord, yung commandment ng Lord sa atin, na inulit rin sa New Testament. When we honor the Lord by remembering the Sabbath, we also honor His people. Okay po? A family must always value spiritual things. This starts with the church. So ang hindi dapat lagi ang kaisipan natin na ang church is family-friendly, kundi dapat ang family is church friendly, na ang church ang thinking lagi ng mga pamilya, ano ba tong church na to, hindi kami tinatanggap sa family, parang lagi na lang ba dapat ang church ang umunawa, lagi na lang ba dapat ang church ang mag-adjust. Pero dapat pala sa loob ng pamilya pa lang natin iset na natin na mahalaga ang araw ng Sabat. Wag nating kalilimutan ang araw ng Sabat. Kumbaga, hindi na rin tayo magiging burden sa church na lagi na lang tayo kinukulit, lagi tayong hahanapin, di ba po? Ayan. So, kung nasa ganong setup pa tayo, ipag-pray natin sa Lord talaga na ma-instill sa atin, maging malinaw sa puso natin itong remembering the Sabbath. Kasi basic lang talaga siya para sa Lord. Para sa atin, I mean. Okay, nasa conclusion na po tayo. Ayan. To end po yung series natin, and again, I pray nga po na maging malinaw sa atin ang salita ng Lord sa bawat isa. So sa conclusion, let's read 1 Corinthians chapter 7 verse 35 na nabanggit rin natin kanina. Sabi ni Paul, binanggit niya yung mga yon for their own good and not to restrict them, but that you may live in a right way in undivided devotion to the Lord. Yeah po. Kaya nga, love the Lord your God with all your heart, with all your
soul and with all your strength. Diba po? Ibig sabihin, ganun ka bigat. Kaya minsan, kaya sinabi na banggit rin ni Paul na kung single kayo, wala pa kayong asawa, manatiling kayong asawa kasi mahahati ang oras nyo sa Panginoon. Pero kung hindi nyo kaya, ayan, may disenyo rin ang Panginoon para sa isang pamilya. Okay po, can I invite everyone po to stand? Ayan. We can only do so much for a family, for our families. Ano po ibig sabihin nun? Limitado lang ang pwede natin gawin sa pamilya natin. Amen po. Bagri po ba kayo mga kapatid? Bakit siya limitado? Unang-una, limitado ang lakas natin. Pangalawa, limitado ang isip natin. Limitado ang edad natin. Diba po? Limitado talaga tayo. So limitado rin ang pwede natin gawin sa pamilya natin. So it doesn't matter. It won't matter kung ibubuhos natin lahat-lahat sa pamilya natin pero wala na tayong itinira sa Panginoon. Okay po. Kaya dapat lagi nating tinan yung sinabi niya na basahin nga po natin ulit yung main verse natin ang sabay-sabay na malakas. Sige po. Hear, O Israel. Tagalog din po. Ko na kailangan i-explain yung verse. Pag nilayan natin yung verse na yun, kasi alam naman natin sa sarili natin na marami din tayong pagkukulang sa Panginoon. Pero, kaya pinapaulit-ulit din ng Lord sa atin tong salita niya. Kasi gusto niya maging ganun tayo sa Kanya. Na maging totoo tayo sa Kanya, na yung buhay talaga natin, para sa Kanya lang. Ito pa yung mga reflection questions natin. First, now that I understood my role, sa mga nakaraang weeks, naintindihan na natin yung mga kanya-kanya nating roles sa pamilya, am I ready to start living by it? Yung roles na yun, yung design ng Lord. And help my family grow more in Christ. Handa na ba akong i-take yung challenge na yun? Yeah po. Handa na ba akong ipamuhay yung mga roles na natutunan ko para matulungan ko rin ang pamilya ko na mas makilala nila ang Panginoong Hesukristo. Okay po, let's reflect on that question. Second reflection question po, do I recognize how blessed I am to be part of a family who has helped me recognize God's mercy and grace? Sinabi po, do I recognize how blessed I am to be part of a family? Pwede sa atin isipin, hindi naman ako blessed kasi ang gulo ng pamilyang pinanggalingan ko. Or pwede yung iba sabihin, blessed ako, buti na lang, blessed talaga ako kasi mabait yung nanay ko, mabait yung tatay ko. Pero regardless, mga kapatid, now that we knew the Lord and we have experienced Him, does our family help us realize that we are still blessed? We are always blessed.
because it helped us, yung mga naranasan natin sa pamilya natin, maganda man o pangit, nakita natin ang pagkilos ng Panginoon, ang habag ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon sa atin, na hindi niya tayo iniwan, nagkulang man ang pamilya natin, nagkaroon man ng pagkukulang, hindi tayo pinagkulan ng Panginoon at pinunan niya yung mga pagkukulang na yun sa puso natin. So mas nakita natin. Yeah, po. Ang tanong, nakita talaga ba natin ang habag ng Panginoon at biyaya niya sa atin? So isipin natin yung kung sino tayo dati. And lastly, do I accept the challenge of devoting my life to God and pursue eternity in all days of my life? Yung last question natin, parang labas na yung family. Do I accept the challenge of devoting my life to God? Family is just one thing in our devotion with the Lord. Nasa Lord pa rin dapat ang focus natin. Pinakamataas na attention natin. Nasa Kanya dapat ang devotion natin, hindi sa pamilya. Do I accept that challenge in devoting my life to God and pursue eternity in all days of my life? Sa lahat ng araw, ipupursue ko ba, iisipin ko ba na lahat ng ginagawa ko para sa magiging buhay ko sa langit kasama ang Panginoon na minamahal ko? So let's reflect on that question. And let's pray before we sing. Ama, napakabuti mo sa iyong salita, Panginoon. Sa maiksing oras, Panginoon, marami kaming natutunan. Marami kang inimpress sa amin, Lord God. Alam namin, Lord, na itong salita mo, kaya ito ang ibinigay mo sa amin, Lord, dahil alam mo ang sitwasyon ng pamilya namin. Alam mo kung sino kami, alam mo yung mga problema sa amin, alam mo yung kamalian sa amin, alam mo yung mga karumihan sa amin. Alam mo mga iniisip namin, Panginoon. Alam mo lahat ng ginagawa namin, Panginoon. Nakikita mo ito lahat, Panginoon. At Panginoon, kung nakikita mo, Lord, na marami kaming pagkukulang sa iyo, O Diyos, humihingi kami ng tulong sa inyo, Panginoon, na ayusin mo ang buhay na ito, O Diyos. Ayusin mo ang puso namin, Panginoon, para mas mahalin ka. Itama mo ang mga isip namin, Panginoon, ang kaluluwa namin. At bigyan mo kami, Panginoon, ng sapat na lakas, Panginoon, para mas makilala ka, Lord. Salamat, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa bawat pamilya namin, Lord God. At dalangin namin, Lord God, na yung pag-ibig namin para sa pamilya namin, hindi maging hadlang, Panginoon, ng pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Dahil ang relasyon namin sa iyo, ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ng relasyon na mararanasan namin, Panginoon, bilang mga Kristiyano, O Diyos. Salamat, Ama. Napakabuti mo. Sa iyo ang mataas, napapuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.